The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of ABC or MPB Prime Media. In addition, the views and opinions of the guests do not necessarily reflect those of the hosts, the show, ABC, or MPB Prime Media. Yes. Hello! Hi! Grabe! It's 2010 na, pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng mga juicy updates sa inyong lahat. Ito juicy updates, Mare. Juicy awards ang papamigay natin ngayon. Ito na ang ating last set of awards sa ibibigay. So, panoorin nyo mamaya kami yes. later. Grabe naman talaga mga ka-freshness kasi ibibigay nating award yung mga bongga, mga juiciest female of the year, juiciest male of the year, at mga tarayan issues. Yes, diba? Mga okrayan sa Facebook, kung san-san. Diba? Grabe talaga itong set of awards na ito. Kaya dapat, pakatutukan nyo yun dahil kasama pa rin natin ang ating mga beloved press dahil sila ang pumili ng ating mga winners. Correct. Butuhan ito. Siyempre, democracy. It's the best policy. Kaya ito na, mga ka-freshness. Panoorin nyo ito ng bonggang-bongga. Awarding. Dahil ngayon ang ating ating category ay Juicy Tarayan of the Year. Mataray yes. ang ating Actually, kaya kailangan mataray din ang categories. Ating mga reporters. Una dyan, ang pinakamataray, si Kuya Peter Ledesma. Ay! Mataray ako. This is not with Because you're best friend of Pete Ampolocchio. Yes! Yes. Hi mga ka-presses! Juicy ka nga? Juicy! Oh, juicy! Para may tiniling lang. Ay, eto na ha. Siyempre mga ka-star. Ayan, nandito na ako kasi yung sa radio program namin, nagre-request sila na makita na naman uli ako sa Juicy. Talaga? Hi there! Hi, ayan. Yes, hello sa na naman nakikilig. Sino naman yung nagre-request na yun? Si Joey Nami! Si Joey diba? De Castro daw. Ayun. Friendship naman yun. Okay, ito diba? Naman. Siyempre, kilalang-kilala natin ito dahil ito lang ang nagka-billboard na PR sa True. EDSA. For one week sa Page Jeans. Si Kuya Joey Sarmiento. Hindi naman one week and one day. Wow! Bilang mo! Kuya Joey, say hi to our ka-freshness eh. Siyempre, hi sa mga loyal televiewers ng Juicy. At Happy New Year sa kanila, di ba? No introduction needed. Actually, kailangan nag standing ovation dito, te. Because after all these moments, ngayon lang natin uli siya nakasama, no? Lagi na lang natin siya nakakasama sa ating mga memories. Yes, ito, ang number one na hilot stars. And show boys. Hindi kasi, dati lagi siyang guest, tapos biglang hindi na namin siya na-guest. Oo, lagi lang puro kwento. Si Kuya Archie, nasan na? Pero, ayun, back with the vengeance. Pinasabog niya tayo naman yung hat. Si Kuya Archie de Calma. Na may hidden talent sa pagkanta. Aminin mo. Oh. Okay, simulan na natin. Actually, the show is not about you guys. It's about awards. Okay, okay. Anyway, ang nominees natin sa Juicy Tarayan of the Year, unang away. Teka lang, ano ba itong Juicy Tarayan, IC? Mga pinaka, syempre hindi makompleto ang showbiz, ang showbiz land, kung wala mga issue ng iringan, ng mga awayan, syempre ito makompleto sa ating taon. Okay. Una, awayang Anabel Rama at Phil Magalvante. Oh, sunod, awayang Lorna Tolentino at Chinchin Gutierrez. Ow! Ang Jay Cuenca at Mr. Baron Geister. O Kuya Joey, sino sa tingin mo? Ako para sa akin, hands down para sa akin, ang tarayan ni Tita Annabeth Wilma Galvante. Wow! Bakit? Kasi ang tarayan nila hindi lang umabot sa patot sa daan eh. Umabot yan sa demandahan. Actually, agree ako dyan kasi una-una yung dalawang yan, wala silang image na talagang pinoprotektahan at bilang mga artista. Eh. Kaya very transparent sila. Pero ang gusto ko naman inomini ay ang awayan, Jay Cuenca at Baron Geister. Kasi kabaklaan issue, feel ko yun. Diba? Oo, syempre, diba? Kaya naman nagalit si Jay Cuenca kay Baron dahil pinagkalat nga ni Baron, di umano, allegedly. Merong mamang executive itong si Jay Cuenca kaya ang dami niya mga projects sa Channel 2. Meron ba? So sila ang gusto ko kasi tarayan talaga. Oo, taga parang nagkaroon pa sila ng confrontation. Pero alam mo, nakakagulat yung Lorna tsaka yung Chinchin. Kasi diba? Sampalan. Oo, kasi hindi mo akala like si Lorna, talagang hindi siya mapasok sa ganyang intriga eh. Pero siya mismo yung nagsabi sa And akin. And even Miss Chinchin, di ba? Oo, siya mismo ang nagsabi sa akin. Ano sabi niya sa'yo? Ano sabi? Nainis siya talaga dun sa ano, sa buong Kaya siguro sa ano, situation. sa nomination na to, Galit puro siya. Iba-iba kasing classic awayan. Si Wilma Galvante, tsaka si Anabel Rama Demandahan. Si Chinchin naman siya kasi Lorna physical na sampalan. Tapos si Baron siya kasi Jay Cuenca kasi Raan. Bakla. Okay. Naporte ni Kuya Peter. Okay. At ang nanalo, ang napili ng ating mga ang kapwa ni Press ay
Si Miss Annabel Rama and Will Magalvante. Dahil talaga namang maanghang ang kanilang mga binitawang salita sa isa-isa. At tama si Kuya Archie doon na wala naman silang pinoprotektahan dahil hindi naman sila artista. So, yes, wala silang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Totoong servisyo lang. Salamat sa inyong pagtutunga nga. Okay. At ang ating next na category at itong mga nominees. Yes, ito ang Facebook Okrayan Award. Iano lang natin ang Facebook. Syempre ngayon, sa panahon natin, usong-usang Facebook, may away din na nagaganap dyan. Mga nagpaparinig. Mga sa status nila. Yes, sa mga status. Alam mo, actually, may pinanigan ako dati, di ba, yung sa Facebook ko. Yung parang, lahat kami alam na bakla ka, ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Ay, nag-react ako doon. O nga, tinanong mo sa akin. Sino? Basta. Sinex. Actually, siya yung pinaparinigan ko talaga. Pero maraming pwede tamaan, no? Kasi maraming nagkukubli sa showbiz. Ay, parang si Ate Gay yata yun. Si Ate Gates, eh. Parang makapagulaan naman yun. Yun eh. Sino ba? May personal grudge yata. Hindi. Pag-usapan na natin si IC. Sino ba pinakaginagagalit mo? Okay, sino mga nominees natin? Yes, sa Facebook Okrayan Award, una dyan si Gina Alahar, dun sa issue niya with Jinky Pacquiao, Krista Danilio, and sa issue ni Manny Pacquiao. Yun yung sinabi niya, Krista is not that worth it. Yes, huwag mo iwan si Jinky Manny. Yes. Si Miss Rosanna Roses on Lani Mercado and the Revillas. Alam naman natin yung kanilang awayan at doon nilalabas ni Miss Lani. Yes, and si Miss Rosanna pala. And si Miss Janice de Belen with his estranged ex-husband, ang yung daddy to Everybody Happy, si John Estrada. Yes, for me. Yes, for you. Me, Gina Alahar. Bakit? Winner. Siyempre naman, di ba? Talagang ang showbiz ay nagulantang pinag-usapan dahil ginetlad ng The Boss. O, oh, di ba? Pinick up ng The Boss sa Facebook niya at talagang pinag-usapan kahit sa Angkanto. Ako dahil Gina Alar siya, ako Rosanna Roses. Okay. Bakit Rosanna? Dahil ang tagal-tagal na rin yan. Ang tagal-tagal na yan pinagpiestaan sa mga talk show, sa tabloid. Dumating na nga yung point na nagko-comment na si Osang, hindi na pinapansin, di ba? Yes. Etong lately, kaaway na niya yung anak niya. Wala na, hindi na pinapatulan. So, ang tagal-tagal na ng nobela niya sa FB. Ako naman, surprise factor kasi ang habol ko dyan. Tingin ko na surprise. Yung Gina Alahar, kasi tahimik lang naman yung babaeng yan eh. Oto. Diba? Tsaka alam sa mga common friends niya, sa mga close friends niya, alam yung totoong issue tungkol kay Michael at tsaka kay Krista noon. Biglang naungkat uli. Alam mo yon? From out of the blue, simpleng posting lang ng status niya, biglang nag-create ng news. Okay, at ang nanalo na pili ng ating mga kapwa press ay sa Facebook Okrayan Award si Miss Gina Alahar. Yay! Woo! Yon. Sa aming pagbabalik mga ka-freshness, marami pa tayong award na bibigyang yes, parangal. Yes, marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Juicy. Yes, welcome mga ka-freshness. 2010 at nandito pa rin kayo sa Juicy. Yes, yes. 1 year, two years na kayong pinagtsatsagaan kami. Pero ano, ituloy-tuloy pa rin ang ating second annual Juicy Awards. Ayan. At ngayon, panibago na namang category ang ating bibigyan ng parangal. At kasama natin ang new set of mga reporters. Actually, nagbabalik, Kuya Richard Pinlock ang pumapayag. Yes, happy new year ulit sa inyo. Yes, and congrats, 2 years na. Of course, it's because of you guys. Wow. Kuya Benji Felipe. With a quantum solace. Quantum science, quantum solace. So, pelikula pala ni, ano yun? Tectus, gusto mo? Pelikula pala ni, Sublime. Ano yun? James Happy New Year, anak. Happy New Year. Moment me. Okay. And of course, Kuya Wendell. Kuya Wendell, na-prepare ka ba? Uy, mag-birthday yan, ha? January. Oh, birthday. Anong araw? Parang, kira na ako yung damit na yan, ha? 6 na ngayon, so 10 days na lang birthday ko. Wait, na ikaw. May tanong pala ako. Ano sabi mo nga? Maraming nagsabi kasi na mas maganda ka ni Tony. Ikaw naman, tagal-tagal na yan eh. Lumang masasabi issue na yan. Ko, tanggap na nga ni Tony Gonzaga yan. Ngayon eh, baguhin natin, di ba? Ano tanggap na ni Tony. Maganda ngayon. Alam mo ba itong Juicy? Ako yung nandito. Wala ang ako. Wala si Tony kung saan. Sige, go on. Okay, anyway, go on. Ang nominees para sa Hiwalayan of the Year na ating category, dyan tayo napunta. Siyempre, una dyan, si Angel Locsin at si Luis Manzano. Jomri Iliana and Miss Pops Fernandez. Ang tagal na nun. Anyway, si John Lloyd Cruz at si Liz Uy. Itong Juicy Hiwalayan of the Year, mga naghiwalay ngayong taon na ito na naging controversial. Mm-mm. Okay, go. Sino unang sumagot? Ay yung Angel Locsin tsaka Luis Manzano, medyo sariwa pa sa isip ng marami. At tsaka, tingin ko, mas controversial yan kung kukumpara dun sa dalawa.
Ay, kay Jomari pa rin tsaka Pops. Bakit? Bakit? Eh kasi diba, after mag-produce si Jomari ng concert ni Pops tsaka ni Martin, tsaka naman sila naghiwalay. Pera dahilan? Pera ba diba? Pera ba diba? Sabi nga diba, pero bukod sa pera, may isang tao pa rin, isang malaking tao rin na involved sa kay Pops na kilala rin ni Jomari. Kuya Wendell. Alam ni Wendell yan eh. Sa akin siguro si Jomari yan. Ah, si ano, si John Lloyd tsaka si Liz. Bakit naman? Kilala ko si Boy? Ay, fashion kaya pala nakaganyan ka out. Yes. Fashionista ka pala by heart. Hindi kasi maraming, hanggang ngayon, designer pala yan si ano. Iniisip pa rin ng tao ngayon kung may relasyon ba si John Lloyd at tsaka si Ropa Gutierrez. Hindi, ganito yan. Hindi controversial yung pag-iwalay ni Liz Uy tsaka ni John Lloyd. Pero, naging controversial kung bakit si Rupa at saka si John Lloyd twice na nakitang magkasama sa stage. Kaya yung controversial party ni si Liz. So, ang nanalo sa Juicy Hiwalayan of the Year ay sina... Pasilip. Mark Heras and Jeneline Mercado. Ajoy! Angel Luxin and Luis Manila. I won. Okay, sige. Hindi naman ito competition, Kuya Ben. Okay, next natin category is yung Wedding of the Year. Ah, wala nang duda yan. Yes, una sa listahan, Judy Ann Santos and Mr. Ryan Agoncillo. Siyempre. Bogang-bogang secret wedding, di ba? Na nalaman ng lahat ang kanilang secret Correct. Wedding. Correct. Mr. Mar Rojas and Corina Sanchez wedding, bonggang-bonga dahil ang dami nagpunta mga malalaking artista sa politika at sa showbiz. And ang sunod na wedding, si Miss Angelica De La Cruz at si Orion. Casareo yes. Wedding. Dahil medyo naging controversial dahil biglaan ang nangyari. Oh, true. So, ganito na lang sasabihin ko. Yung Judy at Ryan talaga dapat manalo kasi nakakashock na nilihim nila na nalaman na lang natin tapos na. Yung Mar at saka Corina, sobrang hindi nilihim. From the beginning. Sinisimulan pa lang pinag-uusapan na. At nag-propose siya sa Wawaw. Yeah. At saka yung Orion at saka kay Maring Angelica. Eh talaga namang ina-expect na eh kasi civil wedding. Seryoso na to, nanalo sa ano Wedding of the Year si Claire De La Fuente and Michael Vaughn. Joking din. Ito na, seryoso. Alam naman natin kung sino nanalo. Si Miss Judy Ann Santos at si Ryan. Siyempre talagang pinag-usapan ng ilan. Pero kasama... I won! Tama. Congrats. Peter. Kasi pero itong panahon na ito, nung pinakasal sila, medyo mainit din dito ang Hayden and Katrina. So medyo na-overpower. Hindi naman kasi kasal si Hayden at si Katrina. Pero na-overpower. Pero ginagawa nila ang mga dapat hindi ginagawa naman hindi kasal. Buti pa si Benji, alam niya ang obligasyon. Anyway, mga ka-freshes, later, more of Juicy Juicy Awards. Ayan, marami pa tayong pag-uusapan. Kaya, tumutok na kayo dalawa. Babalik pa ang Juicy! Welcome back, mga ka-freshes! Tuloy-tuloy pa rin ang ating award-giving body. Yes, and ngayon, itong body talaga, itong body ng Juicy, nagbabalik ang original. Kuya Ray Pumaloy, Kuya Maria Nino. We are back! Sila sa kanilang mga sarili, mga ka-freshness. At ang ating award na ibibigay ngayon ay ang bonggang-bonggang award dahil yes. Ito ang Juiciest Female of the Year. Unang nominee, I see. Okay. Miss Angel Luxin. Of course. Sunod ba rin? Miss Sunshine Dizon. At syempre, box office queen. I mean, bias. Miss Sarah Jeronimo. Ayan, pwede na. Yeah. Okay. Okay. For me talaga, there is no one like Sarah Jeronimo. Juiciest. When you speak of sexiness, she has it in a way na hindi trying hard. Hindi katulad ng iba nagpapasexy. Siya talaga, she is innately and provocatively sexy in a way na hindi pinuflown. She is actually gifted. Natural. Diba? At ang pagka-sexy niya, hindi bastusin. Ayan, para sa akin, Angel Luxin. Inside and out, mabuting tao siya. Inside and out. Magaling siyang artista. Inside and out, hindi siya maramot sa lahat ng mga taong nangangailangan sa inside kanya. And out. Magaling inside siyang and artista. Out. Okay. Maganda ang mukha, sexy, at talaga naman pinalakpakan hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo Amy. Sa ABS Awards. Okay. Si Kuya Morty galing inside. Eh, basta ako, torn between Angel Luxin and Sarah Jeronimo, kasi si Angel Luxin, okay. Papaliwanag ko lang, si Angel Luxin kasi, akala mo artista lang, yun pala talagang matulungin siya. Oh. At nakita natin, nalaman natin, na isa pala siyang royalty, prinsesa, ng isa siyang Muslim. Is that true? Oo, prinsesa. Okay. Parang yung ninuno niya ay isang royalty sa Mindanao. Kaya siya, diba, napunta doon sa Mindanao, hindi lang para tulungan din yung mga
ano ba tayo, yung children of war ba, parang ganun, kundi para i-trace yung kanyang roots. And napatunayan niya sa buong Pilipinas at sa buong mundo na ang husay niya hindi lang pang local, kundi pang international. And when it comes naman to Sara Geronimo, Diyos ko dahi, si Sarang isa sa pinakasikat, Filipina actress, singer sa buong Pinoy community. Wala pa siyang concert abroad na nag-flop. Gusto ko ipagtanggol si Sunshine dahil sa lahat ng mga artista na Channel 7, siya lang yung bigla na lang umalis, 'di ba? Pero nakakabalik siya. Yeah. Sino ang pinili ng ating mga press? The juiciest female star of the year goes to Tantaran Ana Disrendel. Sara Geronimo. Oh yeah. Yan, kaya tayo nasasabihang inaano. Binabayaran. Okay, yes, next. Yes, yes. Okay, welcome back. Congrats naman natin si Miss Angel, dahil Emmys pa din yun, di ba? Tsaka si Miss Sunshine, dahil nanalo siya 3 times in a row. Yon, next natin. Siyempre, kung may lalaki, may babae. May babae, may lalaki. May babae, may lalaki. Ang juiciest male of the year, ayan. Una si Ryan Agoncillo, pangalawa si John Lloyd Cruz, at siyempre, ang pinaka-juicy sa lahat para sa akin, si Manny Pacquiao. Bongga. O siyempre, go. Para sa akin, ang pinaka-juicy ay si Ryan Agoncillo. If you look at him, oh my God, he really is so succulent to look at. And the skin tone glows with health, pare. Ang sarap tingnan. May hali naman palang mali siya. Miss Judy Ann Santos. Wala, hinahangaan ko siya. Miss Judy Ann Santos, ladies and gentlemen. Yes, hinahangaan ko siya kasi ang galing-galing niya. Wala pa siyang pangalan. Nagawan niya ng paraan na sumikat in a way na sarili niyang diskarte, walang hindi dinadala kung sino niya ganyan-ganyan. Talagang sariling kayod, sumikat, pare. Ako naman si Manny Pacquiao, Diyos ko dahi, parang kumbaga tumaas na ang kilay ni Manny, ngumiti lang siya or magsalita lang siya. Issue na kaagad, hindi ba? Parang lahat ng tao inaabangan kung ano yung gagawin niya with his billions and kung sino-sino pa yung susunod na maliling sa kanya at kung sino pa at kung ano pang kontrobersya ang kakapit sa kanya. Talagang inaabangan. Biruin mo, from being a simple man na sa probinsya, bigla siyang naging icon. Hindi ba? International. At binigyan siya. At siya lang ang tanging lalaki na nabigyan ng cover sa Pilipinas, ng cover, binigyan ng spasyo sa cover ng Time Magazine. At siya lang ang lalaking kinuha, endorser ng Nike. Okay, so tayo tapos na po ang juicy. Ano ba para sa akin? Aking wise, John Lloyd Cruz. Pagdating sa hosting, Ryan Agoncillo. And Manny Pacquiao, siya yung klase ng tao na hihinto ka at hihinto sa lahat ng mga ginagawa mo sa mga oras o sandali ng kanyang laban. Sabi nga nila, umiikot ang tumihinto ang pag-inog ng mundo sa bawat sunto ni Manny Pacquiao. Okay. Okay. Saka, siya si Muhammad Ali. Saka ang crime rate sa ano, pag si Manny Pacquiao, sobrang zero ang crime rate. Kasi kahit yung mga kriminal nanunood. At saka, nai-unite tayo ni Manny Pacquiao. Go Kuya Ray. At saka, biluin mo, nagkaroon ng kaagad ng ceasefire sa Mindanao. Every time na may laban si Manny Pacquiao. So, araw-araw na makipaglaban si Manny Pacquiao. Pero right after yung laban niya, parang maraming crime kasi yung mga asawa ginagaya. Dinugugog yung mga babae. Okay, chika lang yun. Okay. Yun ako yung sinabi ko. Okay. Pero and the winner is? The winner is? Sige, ikaw bilang ano ka, host ka. Go. And the winner is? Juiciest male of the year. Ikaw na. Ikaw, pinili ikaw na mo yan. Gusto mo yan. 1, 2, 3, go. And the winner is? John Lloyd Cruz. Ay, yun ang pinili ng friends. Bakit daw nakataas ang kilay ng mga tao? Why he? Why John Lloyd? Diba? Dahil... Lucy naman siya dami niyang pelikula. Baka maraming questions sa atin. Siguro si Manny Pacquiao siya pinaka-controversial, pero juiciest, meaning pinaka-nag-excel sa acting, pinaka-pinuri. John Lloyd. Dalawang pelikula niya ngayon ang talaga namang... Si Manny sumisikat na ngayon at ang tawag ito, tinatanggap na siya ng publiko sa kanyang comedy skills, hindi ba? Actually, hindi nila tayo pwedeng questionin ang juicy kasi ang namili po nito mga press. Nagtali lang po kami, Naka yung mga fans dyan magku-question. Anyway, wait na, meron pa tayo isang awards. Pero itong mga award na to galing kay Kuya Ray, kay Kuya Morley, at kay Kuya Pete. Kayo mga solo nilang award. Unang award kay Kuya Pete, pinakakuripot na artista award. Ay, hindi na yung binago ko na. Sino? Ano? Agaw Eksena Award. Okay, sino ang Agaw Eksena Award? Isa lang ang nominee, isang winner. Krista Ranillo. Talagang pinag-uusapan for a while na wala sila Judy Ann, na wala kung sino-sino mga sikat.
people are interested to talk to her, but she is not interested to talk with anyone. Yes. Wala siyang kiber, nagtatago siya. Oh. Pag umiksena, hot copy, pinag-uusapan din kahit hindi siya superstar. People from all walks of life would really want to know what is the real score between her and of course Manny Pacquiao. At saka siya lang ang lumabas doon sa ano, nilalabasan ni GMA at ni Manny Pacquiao sa airport. Hindi siya lumakad. Sisigundahan ko na yan kasi may nakausap ako isang editor-in-chief ng isang magazine, no? Right. And well-publicized, circulated na magazine. Naka-Facebook niya si Krista. Yeah. Eh nung hindi pa controversial si Krista, kumbaga kababalik niya pa lang sa showbiz. Okay. Kumbaga sinasabi sa kanya ni Krista, "Oh, i-feature mo naman ako sa magazine mo, ganyan-ganyan." Eh dinedead mo nung editor-in-chief. But ngayon, now, nung naging controversial na siya, nung siya na yung editor-in-chief naman na siya, "Oh, i-feature ka na namin." Siya naman na nandidead mo. Yes. Nabaliktad. O, oh, diba? Kuya, ano award mo? Ayun sa akin naman. Try mong sumikat award. Try ko lang sumikat award. And the winner is? Kayo pumili, ah. Ang mga nominees ay sina Mike Tan, Ryza Sinon, LJ Reyes, Carla Humphries, Roxanne Ginoo. Roxanne Ginoo, Barcel. Ah, Roxanne Barcela, okay. Barcelo. Pero si Chanto, sino ba? Pwede rin si ano, Carla Humphries at si Roxanne Ginoo. Sino sa inyo ang try ko lang sumikat? Ang ibig sabihin ng try ko lang sumikat, nag-try silang sumikat, pero hindi sila nakarating doon. Okay. Roxanne Barcelo? Ikaw, kuya. Yung una binanggit mo. Mike Tan, LJ Reyes. Mike Tan. Okay. Bakit Mike Tan? Kasi hindi ko pa siya na-interview. Ah, kapag okay. Sikat kasi, ini-interview. Ba't ang safe mo ngayon, na? O, ba't Mike Tan? Ay, just me, si Mike Tan, succulent, ripened to perfection, guwapo, juicy, talagang okay. Pero nothing happened to him. Diba? In spite of the fact na he really is okay. Okay naman siya eh, may talino naman. Pero wala lang, paano-ano lang, second lead, supporting kung saan napupunta. Oh, wait lang, Kuya Ray. Ikaw, sino choice mo? Hindi kayo muna. Ay, pati kami pipili. Oo, siyempre. Kami. Kami ang choice kami. Try namin sumita. Tatry namin. Oh. Ayaw ni Mami Beth niyan. Oh. Ako nang hinahing lang kay Roxanne Ginoo kasi ang galing-galing niyang artista. Sinubukan niya magpa-sexy for a while. Parang nandun na siya eh. Andun almost siya tapos there. Biglang gumana na naman siya ng konti, 'di ba? Ewan ko kung dahil doon sa issue sa kanya kay Jake Cuenca, 'di ba, yung mga ganun. Pero may siguro naman this year bumuelta siya. Bumuelta siya at bigyan naman siya ng magandang prize. Ayan. Okay. Sa akin, Iwas and Walk Out Award. Iwas and Walk Out Award. Ang mga nominado natin ay Dr. Hayden Co. Gretchen Barreto. Okay. Edo Manzano. Sa palagay niyo, sino? Hayden Co. Hayden Co. Teka muna, anong basihan mo niyan? Ang basihan ko nito, ito yung mga artista na sa tuwing makikita ko. Iwas ng iwas. Iwas ng iwas. Kapag nakumpront ako, magsasalita. Bigla pag after the interview, ano, hindi pa tapos ang interview, lalayasan ka na naiinis. Gusto ko, wait lang, sabihin ko lang, ano ba ito, awards or yung bitterness mo? Oo. Parang personal. Oo nga, ikaw ang magbigay ng award, ikaw manalo. Kasi hindi namin alam kung paano. Sa palagay nga ninyo. Hindi kami po pwede. Ako itang ako, feeling ko si Hayden kasi siya yung pinaka-catchy na issue eh. Ikaw, sino nanalo sa'yo? Sabi ko, sa akin, si Edu Manzano. Bakit si Edu? Kasi sa dami-dami ng interview namin, magpapa-interview yan, pero maya-maya, naiimbierna na sa akin, nilalayasan niya na akong bigla. May nakalimutan ka si Wendy Valdez, hindi ba? Sa Araneta. Na umiwas na. Umiwas. Pero friends sila ngayon kasi nag-guess si Wendy dito. Actually, sige, tapusin na natin ito. Oo, yun ang award ko. Okay. Pero mabuting tao si Edo at tutuanin ko lang. Mabuting kaya lang. Mabait na. May award ka. Ano award ko? Siguro, ano? May award ka pa? Ano? Pinakamaraming beses sa link sa Bading Award. Joke, hindi. Wala. Wala akong award na bibigay. Papalicious Award. Papalicious ako? Gerald ako automatic. Ako meron. Ano? E-Bage Award. Erich Gonzalez. True. Okay. Nag-won siya this year. Hindi po pwede. Tatalbugan sila ni Julia Lopez. Hindi, I mean yung nag-launch ngayon ng E-Bage. Ikaw talaga. Ito, may Asim Award. Ito, Claire de la Fuente, Imelda Papin, or... Mami Junisha! Ako, Imelda Papi. Okay, ito na mga ka-freshness. Kung gusto niyo pa magkaroon ng juicy updates sa ating mga iba-iba pa ang category. Yes! Mag-text lang mo kay JuicyTV_on and send ito sa 2256. At yung gusto niyo mag-email sa amin. Kursa lang po, Rulin Lupena. Parati pong nanonood ng juicy. Pasensya na po. Okay. Sing it, queens.
At mag-email pa rin kayo sa amin sa juicy_tv5@yahoo.com.ph para sa inyong mga bonggang-bonggang comment. Add us in your Facebook, just type ka freshness. At maraming salamat sa Sober Club and Tamayo's Catering for the food. And thank you so much, New Placenta. And thank you so much, Maria Teresa Caballo of Thistles and Bloom for the flowers. Salamat, salamat din sa Shapeswear, Faces and Curves, Doctora Idina Espino for my invisible braces, Tag for my accessories, and Nuka Watches. Maraming salamat. Ako naman, sa pagbili ng New Placenta, laging hanapin ang tatak ng soundtrack at ang mukha ni Melanie Marquez sa bawat cover. Thank you so much, New Placenta. And, go, Kuya Ray. And maraming salamat, Folded and Hung, courtesy of Eric Galos and Ronald Pineda. Maraming salamat talaga. Mary Jane in Japan. Mary Jane in Japan. Arnel Pasho, Veronskin. Ako naman, thank you so much. Saga, yeah! Ako naman, thank you so much, Bello Medical Group, Posh Nails, Eyes and Salamit, and Technomarine, Watering Hole, A1 Driving School, and Jean Testa for my new tattoo. Thanks. Yes, ikaw na mag, ano, IC. Ano yes, na? Abangan tayo bukas sa mas pinabonggang, mas pinafierce, mas pinaloka na Juicy!